Grabe ang tindi ng init ng araw, pero napakainit pa din ang pagtanggap ninyo sa amin. Kaya maraming maraming salamat. Ayon, bago po ako magpatuloy, ang akin pong pagbigay galang kay Vice Governor Junjun Davide. Magandang araw po kay Board Member Tining Martinez, ang ating congressional candidate. Of course, ang ating mahal na Mayor, Mayor Carlo Martinez. Ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Mayel Martinez. Councilor Marlito Oporto. Nandito din po ang aking kaibigan, Mayor Mariano Martinez ng San Remigio. Taga San Remigio ba kayo? So, alam nyo na ilang beses na ako pabalik-balik sa inyo. Maraming salamat. Alam nyo, pangalawang ikot ko na ito sa Cebu ngayong kampanya. Yung una po naming ikot, sa southern part kami ng Cebu pumunta. Pumunta po kami sa Argao, pumunta kami sa Toledo, pumunta kami sa Talisay. Natapos ito sa isang people's rally sa Cebu City. Nangyari po ito noong February 24. Ngayon, April 21, balik na naman kami dito sa Cebu, sa northern part naman ng Cebu. Kanina pong maaga, nandun kami sa Bantayan. Ngayon po, nandito kami sa Bogo. Mamaya po, meron tayong rally sa Dantaw. Meron tayong malaking people's rally sa Mandawi. Pupunta pa ba kayo doon? Sabi ko pa naman, talagang sasadya kami dito sa inyo para dun sa mga hindi makakapunta na Mandawi, at least man lang makita namin. Maraming salamat. Parang hindi tanghali, no? Parang hindi kayo naiinitan. Pagkagaling po namin dito, bago kami dumiretso sa Danao, dadaan din po ako ng Tuburan sa Katabuelan dahil may mga project po kami doon. Pero bakit po namin ito ginagawa? Hindi kami nakukontento na isang malakihang rally lang yung gagawin, kasi yung malakihang rally, okay lang yon dun sa kayang magbiyahe papuntang Cebu o Mandawi. Pero para sa inyong mga hindi nababiyahe, gusto din namin kayong makita. Kaya po yung Bantayan kanina, kahit napakalayo ng Bantayan, pinuntahan pa din namin para makita namin sila. Ito po yung klase ng pamamahala na pinapangako namin sa inyo. Pamamahala na hindi lang kami maghihintay sa Malacañang, hindi lang kami pupunta sa mga sentro, pero mas malayo yung lugar nyo, mas pupuntahan namin kayo, dahil alam namin, mas malayo yung lugar, mas mahirap puntahan, mas kailangan ang pamahalaan. Dito po sa Cebu, gaya ng sabi ko, pabalik-balik po kami dito dahil marami kaming angat buhay projects. Dito po sa Bogo, nagdala po tayo dito ng mga toilet sets para makatulong sa proyekto.
sa sanitation, sa San Remigio, nagpatayo po tayo ng mental health facility at gumawa po tayo ng marami pang ibang mga programa. Sa Daan Bantayan, nakita ko po may mga taga-Daan Bantayan doon. Marami po tayong mga iba't ibang mga sustainable livelihood and training programs na ginawa doon sa inyo. Sa Dalahete, meron din po tayong tulong sa mental health program doon. Sa Naga, nagpatayo po tayo ng livelihood center. Sa Karkar, nagpatayo tayo ng Baksakan Center. Bawat bagyo, nandito po kami sa inyo. In fact, nung Typhoon Odette, dalawang araw pagkatapos ng Typhoon Odette, nandito na po ako sa Cebu. Bawat bagyo, bawat sunog, nagkakaroon po tayo ng relief operations. Nung dumating po yung pandemic, na grabe yung mga kaso dito sa Cebu, nagpababa po tayo ng permanent team dito. Naglagay po tayo ng mga shuttle buses. Nagbigay po tayo ng mga dormitories na libre para sa mga frontliners. Marami po tayong ginawa. Pero bakit ko ito sa inyo kinekwento? Dahil ang mga kandidato, tuwing eleksyon pupunta, liligawan kayo. Diba? Liligawan kayo, hihingi ng tulong. Sasabihin sa inyo, mahal namin kayo. Ang dapat na tanong ninyo sa kanila, paano nyo sa amin pinakita ang pagmamahal ninyo? Nasaan ba kayo nung wala pang eleksyon? Maraming kandidato magpapakita lang sa atin tuwing eleksyon dahil kailangan yung tulong natin. Pero ako po, mahaba yung resibo ko. Nakita ko din yung tabuelan. Nandito ba yung mga taga-tabuelan? Nagbigay po tayo ng ambulansya sa tabuelan. Sa Tuburan, naglagay po tayo ng irrigation system para sa coffee farmers nila. Napakaraming programang binaba. Kahit konti lang yung pondo ng opisina namin. Mga ospital po dito, binabaan natin ang pondo para yung mga kulang ng pambayad sa ospital, pwedeng i-charge sa aming opisina. Pero bakit po namin kaya yon? Kaya po namin yon dahil pinapangalagaan namin ang pera ng taong bayan. Wala pong bahagi ng pondo natin na napupunta sa korupsyon. Pag sinabi ng kandidato sa inyong galit sila sa korupsyon, hanapan nyo po ng resibo. Madali lang yon sabihin, pero mahirap gawin. Sa amin po, ano ang resibo namin? Taon-taon, nakukuha po ng Office of the Vice President ang pinakamataas na kuha audit rating. Kuha na mismo ang nagsasabi na napapangalagaan namin ang pera ng taong bayan. Yun po yung gusto naming sabihin na pangako namin sa inyo, gobyernong tapat, para umangat ang buhay ng lahat. Yung mga mangangako po sa inyo ng pagbabago, hindi yon mangyayari kung ang gobyerno hindi magiging matapat. Dahil imbes na itulong sa mga mahihirap, pumupunta sa bulsa ng ilang mga lingkod bayan. Kaya po ngayong tanghali, tsumatsaga kayo sa init. Nanangali, ano ba kayo? Init, gutom, matagal nang nakatayo. Ang iba, abonado pa. Pero nagsasakripisyo dahil pareho namin gutom na tayo sa mabuting pamamahala. Ang eleksyon na to ang pagkakataon natin baguhin
ang direksyon ng ating pamahalaan. Na yung pera hindi na napupunta sa iilan lamang, pero yung pera ng taong bayan, mapupunta na dapat kung sino ang nangangailangan. Kaya po nagpapasalamat kami sa sakripisyo ninyo, nagpapasalamat po kami sa pagtsatsaga ninyo. Kanina po marami akong na-meet sa likod, yung mga tumutulong sa ating mga lakad, maraming salamat sa kanila. Hindi ko na po ito pagkakatagalin kasi kawawa nyo naman. Pareho ko siguro, siguro umitim na kayo ngayon. Umitim na? Pareho tayo. Ayan o. Tingnan nyo yung mga... So maraming salamat. Jungkook for Leni. Maraming salamat. Pink ang akong boto. Isang angkan for Leni. VP Leni, itaga mo sa bato, mananalo ka. Ang totoong hero, di nagwi-withdraw. We love you, Leni and Kiko. Women pursuing careers in science for Leni. Strict ang parents for Leni. Ang cravings namo for today kay si VP Leni mahimong presidente. Oo! Ayan, makinig kayo. Oo! BBM ako. Baby mo, Leni Kiko. VP Leni, may malapit na ATM dito. Samahan kitang mag-withdraw. Ang problema, wala nang laman yung ATM ko. Ayan, happy birthday aming ilaw ng Pilipinas. At ngayong araw, April 21, kami 21st wedding anniversary na. Happy wedding anniversary! Ikaw ba yon? Ikaw? Nasaan misis mo? Oh, happy anniversary! Taga-Bogo ba kayo? Taga-Bogo, nako. 21st wedding anniversary ngayong April 21. VP Leni, advance happy birthday pa hug please. Sa Sabado pa po yung birthday ko, pero lapit kayo. Sa gobyernong tapat, glow up lahat. Salamat. Ayaw sa mga kurakot sa ano to? Sa munsipyo pero gustong papasukin sa palasyo. Buti pa yung projects ni Leni umaapaw. Ang tubig sa Tabogon hindi. Aasikasuhin natin yan. Aasikasuhin natin tubig, kuryente, internet connection. Eto. Sandali ah. Pakinggan natin to. Kulot man ang buhok ko, tuwid naman ang pagpili ko kay Leni Kiko. Mga manging isda for Leni, maraming salamat. Mga delikado ang grado kay Leni Kiko. Kumusta din sa mga taga Medellin, San Remigio. Maraming salamat. Ang daming for Leni, wala bang for me? Tanggalin ang V sa VP Leni. No regrets in supporting Leni. Com majors for Leni Kiko. Kahit delikado ang grado, kay Robredo ang boto. Mga absent sa rally, pero mga absent sa klase, pero present sa rally.
Alam nyo, baka hindi ako iboto ng mga teacher nyo. Sabay-sabay mga North, kay Leni Kiko tayo. Ayan, procrastinators man kami, on time pa rin sa district rally. Leni? Ay, okay. Ba't parang napipilitan ka lang? Eto, okay lang single forever, basta matino, mahusay ang susunod na leader. Maraming maraming salamat. Grabe na ang tindi ng init ng araw, pero maraming salamat sa mga umitim ngayon. Mabuhay po kayo. Mahal po namin ang mga taga-4 distrito.